pero tingin ko plastic siya. Hindi rin siya bakal, no? Dami po. Ayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po ng Martes. Marso 5, mga kabayan. Ang oras po natin ay alas 3:35 ng magandang hapon at napakainit na hapon. Ayon. Sa kasalukuyan ay binabaybay po natin itong kahabaan po ng South Luzon Expressway. Northbound po itong ating tinatahak. At dito po tayo nag-umpisa sa may Binyan, sa Mamplasan particularly. At isi-share ko po sa inyo, ipasisilip po sa inyo yung mga latest development po ng project na ito ng SLEX. Ito pong ongoing construction ng SLEX road widening. Magkabila po yan. Doon po sa unang part ng ating video, kung napansin nyo, may mga gumagawa na sa right side po. Dito sa bahagi nito, medyo okay na siya eh. Samintado na yung kanang bahagi. Opo. At itutuloy-tuloy po natin ito hanggang diyan bago dumating ng Susana Heights or Alabang area. Opo, yan. Mabanggit ko lang po sa inyo, mayroon pong mga part ng SLEX, particular dyan po sa may papuntang Kalamba, no? Yung pong mga tulay ay pinupostihan na para pati yung tulay ay mapaluwang, no? Kasi nga po, gaya ng nabanggit ko dati, parang useless siya kung iisipin natin, no po. Maluwang yung expressway, 6 lanes or 5 lanes. Tapos pagdating ng tulay ay kikipot siya. Magkakaroon din ng bottleneck, di ba, no? At yan din ang concern ng ating ibang mga nakapanood ng mga unang vlog na natin dito. Napakalaki na po ng improvement ng project na ito, mga kabayan. Ang dami na niyang natapos ng mga nasimento, no? Eh lang, siguro lalagyan pa po yan ng bakod sa pinakagilid. Lalo na yung mga matataas na bahagi. Makita nyo po dyan sa bandang San Pedro area na ano. Nilalagyan siya ng retaining wall. Yung pong mga bakal na ibinabaon na treatment na parang baku, pero pinapalitan siya ng ano, ng yung pinakantalin niya, yeah. Kung ano man ang tawag doon, paki-comment na lang po. Wala po tayong masyadong alam sa mga construction equipment dito sa bahagi ito ng interchange po ng Southwoods. Ay busy pa rin sila, oh. At kung mapansin nyo, yung may nakablink na yan na patrol ng SLEX, sinagad yung kalsada dun sa pinakang wall ng ano nga, pinakang haligi, no? Pinakang pillar ng tulay. Dito tayo banda kanan para inyo pong lalong mapagmasdan, o ating lalong mapagmasdan, gano na ang iniluwang ng kalsadang to. Yan, no? 1-2 halos dalawang lane, tapos parang may shoulder pa siya. Ganyan pala ang ano mangyayari sa kanya. 2 lanes plus shoulder. Oo. Mayroong ibang mga lugar, no, nagkakaroon po ng queuing o build up ng mga sasakyan, lalo na kapag rush hour. Kasi nga yung tong katulad nito, mayroon pa siyang bottleneck. Biglang
bahagyang pagbagal. Maaga-aga pa po kasi ngayon, kaya kukunti pa lang yung mga sasakyan, no? Pagdating po ng mga bandang alas 5 niyan, ayan, ramdam na yung ano. Dito napakataas, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na mataas na bahagi. At isa po sa challenge pa dyan, itong maiksing tulay na ito. Bagaman medyo maluwang na siya, titingnan natin kung i-extend pa yan later on. Ayan, yung ating mga kababayan na workers po dito ay tuloy-tuloy yung kanilang paggawa. Ayan po sa right side, oh, tingnan nyo, napakataas ng retaining wall na nilagay. Ibig sabihin, ile-level pa po kasi yung kalsada nyan dito sa kung saan tayo dumaraan. Oh, po. Tuloy-tuloy ang kanilang trabaho dati, dahil ngayon po ay weekdays, no? At saka napansin ko kahit weekend ay tuloy-tuloy po yung kanilang ano dyan. May mga mangilan-ngilan. Hindi siya siguro full blast pagka weekend, no? Gaganda pa ng mga truck na panghakot nila. Poor bag. Ayan, nga pala mga kabayan, kung mapansin nyo, medyo natabunan kasi tayo ng bus eh. Dito sa una-unahan ng konti. Ipapasilip ko po sa inyo. Yung mga malalaking parang imburnal na yan. Duda ko eh, parang plastic po siya, no? Paki-comment naman po sa mga makakapanood po nitong vlog natin kung ano po ang tawag dyan. Yun pong mga parang imburnal na malalaki na yan. Pero tingin ko plastic siya. Hindi rin siya bakal, no? Dami po niya, no? Hindi pa siya naiibaon dyan sa gilid. Kung matatandaan nyo po, yung mga palagi ang dumadaan dito, yung southbound dyan sa may bahagi ng Petron Gasoline Station, nilagyan din po yan. Siguro, ayirago na, opo. At saka itong bahagi po ng Alaska Main Area, hintayin natin kung paano gagawin dito kasi nga may ano na siya eh, concrete na bako din, no? At ito pong San Pedro Interchange ay yan, kung makita nyo, naiwan na siyang nakatenga, no? Dahil mayroon pong nag-comment sa atin last time doon sa ating vlog dyan, ay talagang may problema pa raw po yung right of way niya. So, siyempre, inaabangan pa rin po natin yan kung kailan siya matatapos at kung kailan siya magbubukas. So, yun ang maganda ron. Dito po sa bahaging ito na approaching na ng approaching na po kasi tayo ng Susana Heights, no? Yung mga pupunta po dyan ng Cavite area via MCX ay dito po kayo mag-exit sa Susana Heights area. Ang baga naman itong sinusunda natin, parang namamasyal. Pero babalik tayo sa right side para makita nyo yung mga latest development po dito. Napakaluwang ng nadagdag na kalsada, no? At yun nga, yung bago dumating po ng entry exit ng Susana Heights and MCX ay tuloy-tuloy pa rin yung paggawa. Opo. So, yun naman po ng bahagi ng papunta ng Alabang eh okay na po yan eh. Yan kasi ang naunang nagawa ng road widening ng SLEX nga po. So, marahil hanggang dito na lang po muna yung pong ating vlog na nai-share sa inyo patungkol nga po sa proyekto na ito ng San Miguel Infrastructure dito po sa kanilang South Luzon Expressway. Papunta po tayo ng northbound area. Samantala
samantala sa mga ngayon lang po na pagawi sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Ito pong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala. Mag-ingat po tayo, lagi tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. See you po in my next vlog, God willing. Hasta la bye.